Hello guys and welcome back po muli dito sa aking YouTube channel. Another video tutorial na naman po ang i-share ko sa inyo for today na kung saan po ay ipapakita ko sa inyo yung basic editing na ginagawa ko gamit lamang po ang isang application. So stay tuned guys and make sure po natatapusin nyo itong video tutorial na ito para malaman nyo po kung paano. Okay guys, so ang application nga po na gusto kong i-share sa inyo at tuturuan ko kayo kung paano siya gamitin ay itong si Power Director. So, madadownload po ito sa Play Store. So, ayan, open natin siya. And ayan po, pagka-open natin is lalabas itong activate and not now para sa activation po ito ng watermark. So, ito po yung i-click natin. And then, pili ulit tayo ng ratio kung 16:9 or 9:16. And then, click OK. And then, pili lang po tayo ng video na gusto nating i-edit. And then po, pag once na nakapili na tayo, kiklik natin yan. Kung hindi po tayo sigurado, pwede nating i-play muna. And then po, pag yun na yung napili natin, click lang po natin itong plus. And then, click natin itong video. And ayan, lalabas po yung mga editing tools. And then, click anywhere lang po para malis siya. And ayan, so pwede na natin siyang i-play. So, ito yung play niya. And then po, una natin gagawin is, tuturo ko sa inyo kung paano mag-compile ng video. So, compilation, yung halimbawa po, yung mga napapanood nating TikTok compilation. So, iba-ibang video siya, pinagsasama lang. So, halimbawa itong video na ito. So, ito yung i-click natin. And then, halimbawa, dito. So, halimbawa, ito gusto natin pagsamahin lahat ng video na ito. So, magsasample po ako ng dalawa. So, nauna na ito natin ilagay. And then, gusto kong ilagay din ito. Then, plus lang natin siya. So, nadugtong na siya. And then, next, ito ulit. So, ayan. Pwede natin. Ganun lang po yung gagawin natin. Click lang yung plus. So, ganun po mag-compile ng video. So, pwede na natin siyang i-edit. Okay. Next naman pong ituturo ko paano nga ba tayo maglalagay ng music. Sa paglalagay naman ng music, dito ulit natin siya i-click. And then, eto, sa taas, makikita natin yan. And then po, mamimili tayo ng music na gusto nating ilagay. Example, ito. And then, pwede natin siyang pakinggan muna. And then, pag gusto nyo na pong i-add yan, click nyo lang po itong plus. Ayan. And then, click natin ulit yan sa baba kung yung audio or yung video. Ayan, para bumalik siya. And then, try natin siyang i-play. And then, itong video po na ito, pwede natin i-adjust yung volume. Ayan, ito lang po yung i-click nyo, itong lapis. Ayan. And then, itong volume. And then, pwede natin siyang i-adjust kung gusto nyong mas malakas or gusto nyong mas mahina. So, ayan, 15. And then, okay. So, play natin siya ulit. No.
So, kayo na pong bahala mag-adjust para hindi po masasapawan ng background music yung video. And then, kung gusto nyo naman na halimbawa, silent lang yung sounds nitong video. So, click lang natin itong video. And then, click natin itong parang lapis, itong editing tools. And then, volume. And then, isagad lang natin ng 0. Okay. And then, itong background music naman, ito naman yung lalakasan natin. And then, okay. So, ayan. So, yung video po is wala na siyang sounds and then background music na lang. So, kadalasan ginagawa po ito sa mga DIY, DIY video. So, depende po sa inyo. So, balik na natin siya sa dati. Okay, next naman po is paano nga ba mag-trim ng video. So, ito po, halimbawa, itong itong video. Play natin siya. So, halimbawa, gusto kong ikat dito banda. Ayan. Gusto kong alisin ito sa may unahan. So, kiklik ko itong video. And then, pag nakita nyo na itong pang-trim, click nyo yan. So, na-trim na siya. And then, click nyo yung gusto nyo i-alisin. So, itong unang video, gusto ko siyang maalis. And then, pag-click nyo na itong video, so, lalabas din yung pang-erase niya. Yung trash can. Trash can ba tawag dito? And then, click lang natin yan. So, naalis na siya. And then, pag halimbawa naman, hindi nyo naman siya aalisin, magkakat lang tayo. So, ganyan. Click natin yan. Halimbawa, dito banda is nagkat din tayo. So, ganyan. Halimbawa, cut ulit dito. And then, ito sa gitna lang yung gusto nating alisin. So, ganon. So, ganyan lang po kadali. And then, sa audio naman, ganun din. Halimbawa, dito banda is iti-trim natin siya. So, click natin itong audio. And then, click natin yung pang-trim. And then, click natin yung buburahin natin. And then, ayan, wala na siya. And then, adjust lang natin siya para mapunta siya ulit dito sa unahan. So, ganyan lang. Pati yung dito sa gitna banda, kung gusto nyo may alisin kayo. So, ganyan lang po. And then, next naman natin is, halimbawa po, nagkamali lang kayo. So, right for example, dito, nag-trim kayo. Dito, nag-trim kayo. And then, ito, binura nyo. And then, nagkamali kayo, gusto nyo siyang ibalik. So, hindi na kayo, hindi nyo na po kailangan magpanibagong edit ng video. So, ito lang, ikiklik nyo. Ayan, para babalik siya. Kung gusto niyo pang pabalikin, ayan. So, ayan, alis na yung pagka-trim niya. Isa pa, ayan. So, ganyan lang po siya, dali. Okay, next naman natin is yung speed, kung paano pabilisin yung video. Kumbaga, yun, parang pinapabilis natin. So, o kaya slow. So, click natin yung video na gusto natin pabilisin. And then, click natin ulit itong pencil na yan. And then, itong speed. And then po, ito i-adjust lang natin yan. Ayan. So, nakikita nyo siya. Medyo umiikli siya. Ayan, 0. or 8 times yung speed. So, pag okay na, itong mute audio naman, kung gusto nyo maalis yung sounds niya or hindi. Kung ayaw nyo maalis yung sounds niya, ganyan nyo lang siya. And then, click nyo itong video mismo or itong play. Ayan, itong video pipinstin ko. And then, try natin siyang i-play. Okay.
So ayan, pangit ng sounds. And then click natin siya ulit kung gusto niyo naman baguhin yung speed. Kung gusto niyo siya mabagal. Ayan. And then click natin yung play or yung video. Diba? Ang pangit na ng sounds niya. So, ayan. Ganyan po baguhin yung speed ng video. And then, next naman natin guys is kung paano nga ba tayo maglalagay ng text. Or yung may lalagay tayong mga sulat-sulat. So, itong layer po ang i-click natin. Ayan. And then, dito makikita nyo na yung title. So, ito yung i-click nating title. And then, pili lang tayo dito. Halimbawa, ito, pop up. Play natin siya para makita nyo yung style niya. So, ayan. And then, kaya ito. Ayan. So, pag may napili na kayo, click nyo lang tong plus. And then, click nyo yung ayan, para babalik siya doon. And then, click nyo dito sa may video, yung text. Ayan. So, drawin lang natin yan. And then, mag-type tayo. Halimbawa, hello. And then, click nyo itong pencil para ma-edit. And then, pili lang kayo ng font na gusto nyo. So, may mga nata-download naman po na pa, font. Halimbawa, ganyan lang. Simple lang. Then, pili kayo ng color. Halimbawa, red or yellow or green or blue. Ayan. And then, kung gusto nyo siya medyo pahiga or pakapalin pa. Ayan. And then, dito naman, sa pangalawa is yung size niya. Size ng parang border. So, yung border, pili lang kayo ng color. Halimbawa yan. And then, ayan, yung size ng border. And then, dito sa pangatlong, ayan, yung shadow niya naman. So, i-on lang natin yan. And then, ganyan na yung itsura ng shadow niya. Parang na-duplicate. And then, pwede nyo naman i-fill shadow. So, open lang natin to. Ayan, fill shadow na siya. So, ayan, pwede kayo mamili ng color na gusto nyo. And then, pag okay na kayo dyan, click nyo lang dito sa may video. Ayan, para maalis siya. And then, click nyo itong text. Ayan. And then, adjust nyo lang. Kung gusto nyo malaki, maliit, o kaya ito pa side, ganyan. Ganon. Yan. Ganyan lang po. So, ito, pwede nyo siyang pahabain yung text niya kung hanggang saan nyo gusto. Ayan. Pwede naman siyang ilagay sa may gitna. Ayan. So, ganyan lang po kadali maglagay ng text. Next naman is yung sticker. So, again, dito pa rin siya i-click. Then, ito sticker. So, dito may mga dati ng sticker. And then, mamili na lang kayo. And then, pag wala dyan yung gusto nyo, pwede kayong dito sa get more at pwede kayong mag-download. So, meron din po silang mga sticker dyan. I-download nyo lang. Free naman po yun. Walang bayad. Okay. Halimbawa, itong like. Then, plus. Ayan. Then, adjust natin siya. Pwedeng paliitin. Dito sa gilid. Hanggang doon. So, ayan. And then, next naman po is yung image.
Okay, yung image naman, dito natin siya ulit i-click. And then, ayan, image. And then, pili lang kayo ng mga gusto nyo ilagay na picture. So, example, ito. Ay, hindi ko yan. Ayan. Then, click natin yung plus. Ayan. So, pwedeng palitin, pwedeng palakihin. So, itong image na to, pwede rin po kayo maglagay ng mga walang background na image para yun na yung gagamitin yung parang sticker. Kung halimbawa, wala yung gusto nyo doon sa sticker nila. So, ayan. Tapos na tayo sa image. So, next naman po is yung video. So, kung mga napapansin nyo po yung mga video ngayon na napapanood natin is naka-green screen sila. So, paano nga ba yun? So, right for example, maglalagay tayo ng video. So, dito pa rin po sa may layer. Ayan, and then video. And then, pili lang kayo. So, ito halimbawa, itong subscribe button. Click nyo lang yung plus. So, yung sa green screen po, dapat plain color din yung nasa video. Halimbawa, ito green. Kadalasan talaga green yung gamit ngayon sa pag magi-green screen. Ayan. Halimbawa, i-green screen natin siya. Try natin muna i-play. So, ayan, nakita nyo, hindi naalis yung green, diba? Alisin ko muna yung speed nito kasi pangit. So, ayan, click natin yung video na yan. And then, click nyo lang itong pencil. And then, punta kayo dito sa may chroma key. And then, click nyo yan. And then, itapat nyo siya dito sa may green. And then, pag naitapat nyo na siya sa gusto nyong alisin, click nyo ulit ito. Ayan. And then, pwede nyo i-adjust yung color range. Ayan. And then, click nyo lang tong play. So, try natin siya i-play. So, ayan, kung mapapansin nyo po is, naalis niya na yung kulay green, yung background. So, ayan, pwede nyong pahinaan yung volume niya. Gusto nyo. Then, okay. So, ganyan lang po siya kadali maglagay ng video. And then, another, ano pa ba? Ito, bawa nag-cut kayo dito. So, ito, alisin ko muna to. Ayan. So, itong mga pinag-trim nyo, halimbawa, di ba magkadugtong sila? Parang ganun lang, magkasunod lang. Gusto nyo lagyan ng design, pwede, click nyo lang to. And then, madadirect na kayo dito. So, halimbawa, ito. Play natin siya. Ayan. So, ganyan yung itsura niya, no? O kaya, ganito. Ay, pag gusto nyo nang ilagay, plus nyo lang, no? So, halimbawa, ayan. Play natin. Ayan. So, ganyan po yung sa trim naman niya kung gusto niyo yung lagyan ng design. So, next naman po na editing tools na meron sila is itong FX. So, para saan ba itong FX? So, itong FX, click natin yan. Halimbawa, ito dito sa video na ito. Ayan, FX. So, para siyang ano... Halimbawa, ito yung beating. Play natin. Parang motion style. Halimbawa,
bumabawa. Sumanda yun. Ito, continue shooting. Then, plus natin pag napili na natin, ha. So, ayan. Then, play natin para makita natin siya. So, ganyan po, no? And then naman po, halimbawa, itong video nyo is ayaw nyo siya ng, ayaw nyo yung sounds na naibidyo nyo. Halimbawa, hindi nyo naman siya gagawing silent, pero gusto nyo palitan yung boses para bang, anong tawag to, mag-voice over ka. O, halimbawa, so, ito yung i-voice over natin. So, ayan, click lang natin yan. And then, click natin itong, ito to. Ayan. And then, dito tayo sa music. So, dito, makikita nyo yung voiceover. Ayan. So, allow lang natin. And then, click nyo itong record. And then, first audio track or second audio track. Kahit saan dyan. Okay, so pagka ganyan, nagre-record na siya. And then, pagtapos na kayo mag-record, click nyo lang ito. So, ayan. And then, ayan yung na-record natin. Ayan. So, nilagay ko kasi siya sa first audio track. So, nasapawan itong isa. Dapat pala second audio track. Kasi may audio ako nilagay kanina. So, ganyan. And then, save nyo lang yan. So, dito, ayan, meron ditong save project. Ayan, save completed na. And then naman, itong color board po, ito yung mga plain color. Dito, pagka-click nyo dyan, or dito sa layer, kahit saan dyan, halimbawa nag-click kayo, may nakikita kayo dyan lagi na color board. So, ayan. Halimbawa, gagamit kayo ng mga plain color, pangtakip. Halimbawa, nag-video kayo ng mga tutorial, katulad sa akin. So, merong mga details na dapat hindi makita. So, ayan, yung pwede nyong gamitin para pang takip sa mga, halimbawa, ayan. Then, pwede nyo i-ganyan. Halimbawa, dito banda, may tatakpan kayo. Ganyan. So, ganyan yung purpose minsan ng color board, no? So, ito yung sa voiceover. So, kung hindi nyo nagustuhan, pwede nyo i-delete. Pag okay na po yung in-edit nyo na video, so, ito lang po i-click nyo. And then, click nyo itong produce video para ma-save na siya. And then, punta lang kayo dito sa save to gallery or SD card. And then po, ito, para sa title. Ayan. And then, pili kayo ng resolution kung full HD, HD. And then, itong settings naman niya, sa save location niyan, pili kayo kung papasok ba siya sa inyong internal or external storage. Ayan, sa memory ng cellphone niyo or sa SD card yan. And then, click nyo lang itong okay pag isa-save nyo na siya. Ayan, produce. Ayan. And then po, pag habang nagsisave siya, hindi nyo siya pwedeng i-exit. So, ang kailangan po, antayin nyo yung mag 100%. Kasi pag in-exit nyo siya, hindi na siya magkukontinue sa kanyang pag-save. So, ayan, hindi nyo dapat i-exit. So, ayan lang guys. And I hope po na nakatulong sa inyo itong video tutorial na ito. And that's all guys. Thank you for watching and see you on my next video uploads.